naman anak ko, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasamin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina naman nanakop, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayo ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok
sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Iyong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring ahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin ang Poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpapalain. Pumamayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko ay ito. Ang kapayapaan ay laging sumainyo, dahil sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangay, umanal kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya,
Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang nakakamanghang ugali ang ipinakita sa atin ng bida sa ating Ebanghelyo. Ito po ay walang iba kundi ang isang kapitang Romano. Sabihin niyo nga po, kapitan. Bilang kapitan, isinasabuhay niya hindi lang ang kanyang titulo bilang isang mataas na pinuno na may nasasakupang kawal at alipin, kundi bilang isang pinuno na makakapitan. Sabihin nyo nga po, makakapitan. Noong panahon ni Jesus, ang mga pinuno, sanay sila na nasusunod. Sanay sila na sinusunod. Kaya nga, inilarawan sa ating Ebanghelyo kung paano ang isang kapitan sa kanyang mga kawal. Sabi dito, pag sinabi niyang humayo, sila'y humahayo. Pag sinabi niyang halika, lumalapit. Kapag sinabi niya sa kanyang alipin, gawin mo ito, ginagawa at sinusunod ang kanyang mga utos. Ganyan ang pinuno noong panahon ni Jesus. Pero tila kabaliktaran ng isang pagiging pinuno ang ipinakita ng kapitang Romano. Dahil imbes na siya ang masunod, siya ang sumunod. Dahil mas kinilala niya ang galing at kapangyarihan ni Jesus. Ganon din, bilang kapitan, siya ang kinapitan ng kanyang alagad na may sakit. Siya yung nagsilbing hawakan ng isang taong nangihina at walang lakas. Maganda po na pagnilayan natin sa araw na ito ang ganitong uri ng namumuno. Unahan ko na po kayo, hindi po ako namumulitika. Ang simbahan po, hindi nag-i-endorso. Pagninilayan lang natin kung ano ang magandang katangian ng isang pinuno. Sana hindi lang isang taong magpapasunod, hindi lang isang taong puro galing, kundi isang katulad ng kapitang Romano, makakapitan sa oras ng pangangailangan, matibay na mahahawakan sa oras ng kahinaan. Hindi ba ang ganda ng ganoong klase ng pinuno? Hindi ba ang sarap na magkaroon ng ganoong klaseng makakapitan yung taong nandiyan sa oras ng ating pangangailangan at kahinaan? Ang daming nangyari ngayon at sa mga nakalipas na taon. Kaya panahon na para balikan natin ang mga ito at tingnan sino ba ang mga nakatulong at sino ang ating nakapitan. Huwag nawa tayong magkamali sa pagpili ng kakapitan.
maraming nagpapanggap, maraming maglalansing sa atin kung sino ang dapat na pinuno at makakapitan. Pero tanging ang subok lang ang ating paniniwalaan. Ang gandang tignan, no? Yung imahe nung kapitan at nung may sakit. Tayo yung may sakit. Tayo yung paralysis, yung hindi makakilos. Bakit hindi makakilos? Eh, walang trabaho. Bukod sa may virus, no? Eh, kailangan natin ng napakaraming bagay. Ano pa yon? Edukasyon, kalusugan, pabahay. Hindi ba? Tayo yon. Tayo yung may mga sakit, kung tutuusin. Pero magandang tignan, sino ba ang pwede nating kapitan? Sino ba ang pwede nating maging kapitan? Ang ganda, napaka-timing, dahil meron tayong pagninilay na ganito, na magandang tignan. Magandang tignan na wala tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon. Kaya kung meron tayong pipiliing pinuno o kapitan, sana yung kumakapit din sa Diyos. Sana yung naniniwala sa Diyos, nagsasabuhay ng mga turo at aral ng Diyos, dahil yan ang matibay nating kapitan. Hindi po sana puro galing. Kailangan may malasakit at marunong kumilala sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Dahil ang pagiging pinuno ay hindi lang pagpapasunod, kundi higit sa lahat, pagiging kapitan na maaasahan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbiyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama, na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakinabangan para sa atin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan na mga sundalong Romano sa kanyang utusan, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago
sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Masdan mo ang bayang sayo'y naghihintay. Naghihirap, higip ng sindak at alipin ng kasalanan. Panginoon, dinggin mo ang karainan ng iyong sa dulot mong kaligtasan. Huwag tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagdatan. Huwag tagal inasam kaganapan ng iyong magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling,
dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Makundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.